hindi masama ang umiyak, pero mas mabuti ang ngumiti. Amen? May nabasa po akong kasabihan, ang ganda. Sabi, those who cry for themselves are weak, but those who cry for others are strong. Ang mga umiiyak para sa kanilang sarili, mahina. Pero ang mga umiiyak para sa iba, malakas, matatag. Sino madalas ang mga umiiyak para sa kanilang sarili, kung hindi ang mga bata? Dahil ang mga bata, walang ibang iniisip kung hindi ang kanilang sarili. Pag umiiyak yung bata, minsan, natatawa pa tayo eh. Di po ba? Pero tingnan niyo po, pag iniiyakan mo hindi ang iyong sarili, kung hindi ang iba, naaawa ang mga tao sa iyo, kinabibiliban kanila, namamangha sila sa lakas mo. Sino bang hindi maaawa pag maririnig mo ang isang ina iniiyakan ang kanyang anak? Bakit? Kasi ginawa na ang lahat pero ayaw pa rin magbago sa kanyang bisyo. Halos na naubos ang kanilang ari-arian. Naubos na ang savings niya para mabayaran yung utang sa sugal. Yan yung mga taong kinaawahan natin. Yan yung mga taong kinabibiliban natin. Di po ba? Hindi ka ba maaawa sa isang misis kung siya'y iiyak at mananangis? Dahil hanggang ngayon, ang kanyang asawa hindi pa nagbago. Iniwan siya, may piniling iba, pinagmamalaki pa sa social media. Nakakaawa pero nakakabilib dahil kahit na may lungkot o may luha dito sa misis, kayang-kaya pa rin niya itaguyod, ingatan, mahalin ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya. Nakakaawa pero nakakabilib din pag makikita mo ang luha ng isang tao dahil sa sakit na kanyang nararamdaman sa katawan. Pero kahit na nahihirapan siya, pinipilit pa rin na magpakatatag para sa pamilya niya. Pinipilit pa rin na magsimba, maging normal yung araw-araw niyang ginagawa. Tama nga naman yung kasabihan that when you cry or shed tears for others, you are strong. At sabi ko nga, hindi masama ang umiyak. Dahil pag umiiyak ka para sa iba, ito yung tandaan mo. Ibig lang sabihin, ikaw ay nagmamahal, merong kang pinapahalagahan, at buhay ang iyong puso. Tandaan niyo po nung tayo ay ginawa ng Diyos. When God made us to feel things. Normal ka pag merong kang nararamdaman. Hindi ka na normal pag wala ka ng nararamdaman. At pag wala ka ng nararamdaman, ano ang problema? Ang iyong puso naging pusong bato. Anong ibig sabihin ng pusong bato? Nabalot na ng kasalanan. Pagbalot ang puso mo sa kasalanan, wala ka ng pagmamahal at malasakit sa iba. Amen? Tingnan niyo po ang ating Panginoon. Nung nakita niya si Maria Magdalena, umiiyak. Hindi niya pinigilan. Pero tinanong niya, ano ang dahilan bakit umiiyak ka? Hindi rin tayo pipigilan ng Diyos kung tayo ay naiiyak, lumuluha, o nalulungkot sa ating buhay. Pero maganda ding itanong, bakit ba ako umiiyak? Ano ang dahilan ng aking luha? Tandaan po natin ito, that our tears are the medicine of our hearts. Pag daw ikaw ay umiiyak, yan ang gamot ng iyong puso na may bigat. Ang iyong luha ay ang tubig na kung saan hinuhugasan ang dilim, sakit at pait ng iyong kalooban. Kaya nga, yan din ang hamon sa atin. Pag may nakikita tayong tao na lumuluha at umiiyak, unang-una, damayan mo sila. Pangalawa, tanong mo, ano ba ang problema? Huwag na huwag mong pipigilan ang isang tao sa kanyang pag-iyak. Ang pinakamasamang pwede mong sabihin sa isang taong malungkot, ano? Yun yung, huwag ka nang umiyak, huwag ka nang malungkot. Because even God did not say that. Amen? Kahit ang Diyos, hindi niya sinabi, huwag ka nang malungkot. Ang sinabi niya, bakit ka malungkot? Yun yung tamang paraan para tulungan mo ang taong nalulungkot, ang taong lumuluha, ang taong umiiyak. Amen? Pero pagkatapos niyang ikwento
kung ano ang problema niya, tulungan mo din siya na ngumiti at lumigaya. Amen? Kamukha din po ng ating Panginoon, pinaalala sa Kanya na kailangan kong muling mabuhay. Hindi ako mananatili. Yan sa libingan. Napakaganda po ng kasabihan sa Biblia that joy is the medicine of our souls. Kung ang mga luha ay ang gamot ng iyong puso, ano naman ang gamot at ang lakas ng iyong kaluluwa? Yan yung iyong ngiti, yan yung iyong tuwa, yan yung pagpili na maging kang masaya araw-araw. Amen? Choose always to be happy because happiness and joy strengthens your soul. Amen? Madalas po, pagkatapos kong magmisa, pagkatapos kong mag-talk, kung ako'y in-invite, nalapitan na ako ng mga tao, papapicture. Siyempre, yung napapanood nila sa YouTube, makikita na nila in person. Di po ba? Habang ako po ay nakatayo, nakapila po ang mga tao nagpapapicture sa akin. Naririnig ko yung mga tao, sabi, bilisan nyo! Nangangawit na si Father sa kakangiti. Pero sa totoo lang po, hindi po ako nangangawit. Dahil mas magandang ngumiti kaysa sumingmangot. Amen? It is better to smile than to frown. Amen? Subukan nyo man po. Subukan mo. Sumimangot ka. Katayo po lahat, kayo, yung pinakapangit nyong itsura. 1, 2, 3, simangot. Hindi po ba? Mas madali po sumimangot pag wala ka ng ngipin. Hindi po ba? Kaya siguro yung mga matatanda, ayaw nang ngumiti, wala nang ngipin. Pero mas magandang ngumiti kesa sa sumimangot. Subukan mo man ngumiti, gagaan ang iyong kalooban. Do you need a reason to smile? No. The only reason to smile is that to smile gives joy to your soul. Amen? Hindi mo kailangan ng dahilan para ngumiti. Ngumiti ka para maging masaya ka. Kaya nga, practice smiling every day. Practice joy every day. Ang dami-dami na nating problema. Amen? Dami-dami na nating iniisip araw-araw. Dadagdagan mo pa dyan sa pangit mong itsura. Sana kahit lang sa itsura mo na maganda, gumaan-gaan naman ang buhay mo. Ang pangit na nga ng buhay mo, tingnan mo pa sarili mo sa salamin, pangit ka pa, doble-doble talagang problema. Di po ba? Kaya nga, kailangan natin piliin ang ngumiti, maging masaya, at makikita mo, mag-iiba ang iyong karanasan, bubuti din iyan. Amen? If you need a reason to smile, remember this, that your problems are temporary. Sandali lang ang problema. Amen? Pero ang tuwa, nagtatagal yan. Ang tuwa, walang hanggan. Your suffering is just a short while, and yet joy and the glory of God is forever. Kaya nga, araw-araw, ngumiti, piliin maging masaya. Kung may lungkot ka, yakapin mo at buksan mo sa Diyos. Ginawa tayo ng Diyos hindi para malungkot, kung hindi para maging masaya.